for faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Tuesday FBK edition. And it's my opportunity to share the Word of God. And ang ating pong FBK sa umagang ito, sa araw na ito, ay matatagpuan po natin in the book of Isaiah 53, chapter 53, verses 1 to 3. So, let me read po in Tagalog. Sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Verse 2, kalooban ng Panginoon na lumago ang kanyang lingkod gaya ng tanim na lumalago at nag-uugat sa tuyong lupa. Wala siyang kagandahan o katangiang makakaakit sa atin para siya'y lapitan. Verse 3, hinamak siya at itinakwil ng mga tao, dumana siya ng mga sakit at hirap, tinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagahan. Si Jesus po, kung titingnan natin ang anak ng Diyos, ay dumating sa mundo at itinuring na mababa at walang kagandahan. At siya ay hinamak at tinakwil ng mga tao. Ang pagkakatawang tao ay mahirap na at napakalayo sa pagiging Diyos. Ngunit, ang pagdanas ng sakit at hirap at ang ituring na pinakamababa sa lahat ng mababa ay nagpapakita ng dakilang habag at pagmamahal na ibinuhos ni Kristo para sa atin. Nagpakababa siya upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan at pagilingin tayo. Ano po ang sinasabi sa Philippians chapter 2 verses 3 hanggang 8? Sabi po dito, huwag kayong gumawa ng anumang dahilan sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Kahit taglay niya ang kaligtasan ng Diyos, hindi ninyo ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, at nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunuring hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. So, pagpalain ng Panginoon, no, dito po nagpapakita dito na tayo ay manatili na kung saan ay hindi po tayo tumitingin sa ating katatayuan sa buhay. Katulad po ng ginawa ng Panginoon, siya po ay naging tao, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi para sa kanya. Ginawa niya yon dahil sa pagmamahal niya sa atin. Tayo po ang dapat na ipako sa krus. Pero dahil ang Diyos ay mahal po tayo, inako niya lahat ang ating mga kasalanan. Na dapat po ay tayo yon. So, nagpapakita po yon ng pagpapakumbaba. Isang hari na kung saan nagkatawang tao, bumaba sa pagiging Diyos para lamang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Ganon din po tayo. Gumawa po tayo ng mga bagay na kung saan sa paggawa natin ng mga bagay na ito, hindi po yung sarili natin ang itinataas. Hayaan po natin na ang ibang tao ang maitaas kaysa ang ating sarili. Katulad po ng ginawa ng Panginoon, isang napakagat ng ilustrasyon na kung saan nagpakababa siya dahil sa atin. Tayo rin po, sa lahat ng ating gagawin, huwag nating iisipin ang sarili nating kapakanan o kaya po huwag nating iisipin ang sariling, yung sariling
tinitingnan natin yung sarili natin na mas mataas sa iba. Okay? Nawa po tayo ay manatili na mapagkumbaba katulad din po ng ginawa ng Panginoon para sa atin. Namatay siya sa krus at yung pagkapako niya sa krus ay isang paraan at isang pagpapakita ng pagpapakumbaba. Magandang araw po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.